Kabaklaan lang alam niyan. Huwag ka dyan magdidikit. O bakit? Tatawagin ba ang best customer service? O sige, anong tinuturo mo? Makeup tutorial. Tinan mo? Tour. Mga talaga eh. Tapos, ano, highlighter. Nasaan ka na? Ano na, tingin ko yung ano? Nalili siya sa akin. Ay! Wala ka ng ano? And then, nire-record ko na lang po para pag-uwi ko sa bahay. Okay. Pero hanapan ka ni Master kasi nung ano, teka, bigyan kita. Pag dumating yan by Friday, titingnan niya kung yung mga na list down mo lang. Okay po. Ha? Kasi mas gusto niya yan eh. Para nakikita niya kung yung ano mo na. Ano? Seryoso? Kaya pa? Kaya pa. Ano? Paano kaya pa? Nasaan ka na ba? Ano na mga naanuhan mo? Mara, yun, yung, ang difference dito, ano, multi-brands tayo. Jeron, baka naman sobrang bilis mo magturo. Hindi po, mabagal lang. Kasi ito si Jeron, kidding aside, isa yun sa mga malalakas ko dito. Kahit pa bonjing-bonjing yung makipagbiruan, pero sa trabaho maayos yan. O isa pa, nasaan si Mata? So ngayon, clear na sa'yo kung ba't ka pinapagalitan. Hinarap mo si... Ano? Mata mo lang nakikita ko eh. Nag-usap na po kami dalawa. Okay na po. Okay na. Humingi kang pasensya. Sa mga OJT, wala na yung babae. Sa mga bago ah, sa OJT, ilan lang naman kayo eh. Yung seniors nyo, may rights yan na pagalitan kayo. May karapatan yung pagalitan kayo. Kahit yung mga junior tech, may karapatan yung pagalitan kayo pag mali. Kasi sila nakakaalam ng trabaho, di ba? Hoy. Saka ba? Andito ba? Are you with us? Are you with us? Clear yan? Yes, sir. Ha? So, ayaw ko na makakarinig nung gano'n na kasi si ano. Eh, kung di ka ba naman si Raulo, pinagalitan ka na doon, pagdating mo dito, nag-basketball ka. O, si kahit sino siguro may inis eh. Number one rule, di ba? Kailangan yung sumunod sa seniors nyo, junior nyo. Sila nakakaalam ng trabaho. Clear yan? Oh. As warning yan, ha? As warning yan, ano na lang. Gawa na lang natin yan ng ano, nung LinkedIn din. Pag naulit, meron tayo papasok doon sa kanya sa doon. Hindi natin ginagawa yung memo para i-disgrace ka. Hindi natin ginagawa to para ipahiya ka. Pinatransparent natin lahat yan para alam natin yung rules. House rules yan eh. Kailangan mo obey yung mga seniors mo. O next time, walang ganun ha. Gusto mo pa ba rito? Lakas mo! Yes, sir! Yeah. Iisigawan mo ako, ha? Iisigawan ako, ha? Ilan to? O, sige. Anyways, good time ito, ha? Boys! Okay, good. Thank you. Alis ka dito nang mag-uumpisa ka dito mag-pick up ng umaga. Tapos lalabas ka ng mga hapon na dito sa ano sa Manila. Ang dating mo niyan sa pier ng Bicol, mas madaling araw. Sakay ka ng barko, 4 oras. Tapos pagbaba mo sa Masbate, drop naman kung ilang oras mo tatapusin yung bahay-bahay. Dinala ko to dito si Rab Turbo. Pinagawa ko dito. Tapos inayos nila. Ay, yun yung unang ano nyo. Yun ang unang sira. Yung unang paggawa ko rito, sira ang turbo. Tapos dito ko na binabalik-balik pag may problema. Tsaka change oil dito. Kailan ang huling pa change oil niya dito? Nakaralinggo. Tapos from last week to ngayon, ilan yung pinakbumayan? Halos 10. 10,000? Diretsong biyahe niyan eh. Pagdating doon, matutulog lang sa... Halimbawa, dumating kami ngayon, kinamagahan, balik yan. Mas subok eh. Sa tag, mas maganda. Sa attack, maganda sa attack. Kahit loaded. Tinatanong niya ako, kasama ba kami sa Palawan? Kasama ba sa Palawan? Tinatanong ko kung paano yung pasahod sa Palawan. Pupunta rin sila. Ayaw nga, no? Di cash. Di money. Pero may sistema na iba doon. Bakit?
talaga. Naka-schedule na lang kami dito ng ano, mga para at least talaga kung busy nandito pa rin. Sarap yun, puro payroll. Diba? Nililinis pa yung piyesa, master. Tangina mo, may bayad dyan, ha? Pwede mo lang bayad dyan. Ayun naman! Ayun pala yan. Sir, master! Nakano na po, naka-credit na kay Sir Romeo. Sinabi ko na. Sasakyan ko daw. Sasakyan ko tangin. Let's get Bakit niya ika-cut off? Kasi po, hindi pwedeng sobrang init kung pumapasok kasi burn, yun yung nagkakas ng overheat. Mm-hmm. Pag sobrang lamig? Sobrang lamig, hindi rin po. Hindi, so, hindi yun ang thermostat. Diba? Para may waso mag-overheat, hindi thermostat yung kailangan mo. Yun. Saan yung thermostat? Ay man, ulit, refresh. Relax ka lang. Ayan, di nag-research. Ba't ba kasi ako pumasok-pasok pa dito sa loob nun eh? Kasi di ko nalagay gamit ko rito. Ito pa. Kasi kaya kung di mo alam, yun yung susunod ah. Yung thermosensor switch, ano yung kinaka-cut-off niya? Pag nasira siya, ano magiging problema? Jay, ano daw yung thermosensor switch? Yung favorite mo yun, di ba? Thermoswitch. Thermoswitch. The one that's switching the sensor. Tama? Ang galing, di ba? Gago, di ba? Mas maganda kasi pag sa'yo nang gagaling yung sagot kesa sa akin. So by the time na nag-PPMS ka na, dumating ka na sa point na yon, alam mo kung paano i-explain. Kasi may mga experience ka dyan, si Ryan, yung thermoswitch. So paano may explain kay customer? Bumigay na. Bumigay lang. Bumigay na kasi sir. Tandaan eh. Hindi tayo ganun dito. Dapat yung explain siya. Ano yung sparkle niyo, sir? Sorry mo, sir. Ang ginawa mo dito? Ano lang dito? Intake lang. Intake lang tsaka PMS. Scanning ko lang sa bit, diba? Picture na lang po. Para may copy kayo. Para may reference kayo. Pwede nyo akong balikan. Oh, ano ito? Ba't may port yan? Ano mo na po, sir? Ano ba, sir, kung anong pinakamagandang perks ng pagiging isang mekaniko? Yung makakalibre aircon ka pagkatapos. Kasi tuwing Biyernes kasi, sir, may nangyayari sa amin dito ang tinatawag na Master Garage Basic Training 101. Napakapaliwanag ko sa inyo ngayon, sir. May natutunan ba talaga ako? Explain mo higi, ha? Explain ko higi, koy. Nahilig ako mabuti nun, eh. Start ko, ha? Higi, koy. Papakitaan natin si Koy kung paano mag-aircon. Napasimple lang naman ang aircon. Wala pa. Dito na aircon. Painitin muna natin. Yan. Okay, aircon. Alright. Uy. Koy, napaganda ng bitaw ko, ha? Fantastic. Sir, yung normal ano po natin, normal reading, pag sa ano po, sa low side po, 20 to 40, normal naman po yan. Sa red naman po natin, is 150 to 200. So, nasa gitna lang siya, sir. Sabihin, sakto-sakto lang. Assistant, paki-red. Sir, pag pinitik po yan, maganda po yung bitaw yan, bababa po ng 20 yan. Pati ito po, bababa lang po ng 150 yan. Daan-daan lang po yan. Sige. Sir, pag wala na po siyang kargang free yun, babagsak po ng zero. Bale ito. Okay, 1-5-1-5 po ay! Diba sir? Nakita nyo? Ibig sabihin, normal pa po yung aranya niya na train. Maganda naman yung reading natin. Ngayon, papaliwanan ko naman sa inyo sir kung ano ba yung basic parts ng mga components ng aircon. Bali dito yan sir, makikita natin yan.
yung compressor. Yung compressor yan, sir, ang laman po niyan, liquid, saka yung gas. Yung liquid po na yan, meron pong oil talaga. Sir. Atras natin, sir. Sige, konting-konti na lang. Sige, sir. Ano daw nakikita ni sir, ah. Opo! Oop, wala siyang nasiglit, sir, ah. Hindi na natin kung may nangyari sa pinagagawa natin mag-aapon, sir. Sige, sir. Diretso lang po natin. Parang super, sir. Kamusta naman yung experience natin? Nawala po ba yung parang experience niya na nag-jerk siya? Okay, sir, takbo po na natin ang malay ulit. Niyatak na, sir. Niyatak na ulit. Kanina ba, sir, bago niya dalhin? Parang ano talaga? Hindi ka makakata kasi yung maano namamalya. Namamalya na po talaga ako na niya. Kaya lang, ano pa po, overtake ka namamalya. Sir, parang that, sir, talagang madami kasi yung throttle body natin. Nakatalasan. Actually, dapat na may maintain din talaga natin yung paglinis ng throttle body. Ano na sa inyo, sir? Grab. Araw-araw niyo ginagamit. Talaga napakalakas mo gano'n yan. Hindi na siya yung kahit kanina sa gitna, mararamdaman mo. Hindi ka ma-overtake. Oo. Kasi bigla ko mabibitin. Biglang mabibitin sa gitna, sir, no? Magala. This lesson learn na rin tayo dyan, sir. Pagka mga parts, kotse, delikado kasi, sir. Umalis na sila eh. Ewan na sila rin pag-alis nila. 5-11. Saan ipunta? Yan yung una. Kasi nandiyan yung, andiyan pa yung asawa ni Jeremy. Ano po? Forward mo asawa niya. May... Saan pumunta? Ate. Di ba't bumalik? Nalimutan daw yung bag ni Richard. Nagmamadali pa. Sobra excited. Pamiting nga, chance. Pamiting ka. Magpapa-apply ako ng dito sa loob. Diyo nagbibiro, tatanggalin ko na talaga yun dito. Si Richard, ibabalik ko sa labas. Diba ang sabi ko nung dumating yung babae, walang poporma doon. Hinatid ng diba sinabi ko na yan? Walang poporma doon sa babaeng mekaniko. Yung trabaho, pag naging boyfriend mo, mag-girlfriend niya, mag-aaway. Pati yung customer na ginagawa, magkakaproblema tayo dyan eh. Yung trabaho ang importante, di ba? Yung ginagawa natin dito yung araw-araw. Kailangan yung focus natin sa unit ng customer, 100%. Ngayon, kung kaaway yan, may boyfriend yan dito sa loob, hindi makakatrabaho na maayos yan. Alam niyo na kung ba't tinatagal namin si Richard sa loob. Hinatid niya yung babae. Sinabi ko na yan nung meeting, di ba? Walang lalapit doon. Walang poporma doon. Hindi ako nagbibiro dyan. Subukan yung ligawan, tatanggalan ko talaga yun ang trabaho. Walang biro yan. Malinaw? Yes, sir. Talaga. Ang problema ko, tinitignan ko isa-isa, wala akong pagkatiwalaan sa mga pagbubuka nyo eh. Kung sino yung tingin nyo sa sarili nyo ha, na tingin nyo na capable kayo na magtrabaho sa opisina, lumapit sa amin bukas ha, o kaya mamaya. Para ma-ano. Yung trabaho sa opisina, mas mabigat yan sa labas. Kasi dito, ang hawak nyo lang, isang unit lang. Doon, ang hawak nyo, buong inventory. Baka alam nyo si Richard, pag ganun-ganun lang doon, hindi. Kaya lang, lagi na lang may nararamdaman eh. Kayo, yung mga maraming nararamdaman dito, pwede namang permanente lang may maramdaman. Diba? Ang sarap-sarap kasi ng buhay mo doon, Tol. Inuna mo pa kasi yung babae, Tol. Gago, hindi ko inuna yun. Parang hindi mo inuna, Tol. Kasabay lang yun. Sumabay sa'yo. Sinabay mo naman. Siyempre, alam nga naman tanggihan natin. Alam naman natin yung ano eh. Bagay, babae rin naman kasi. alam mo na kasi ikaw, basta may butas, pwede na sa'yo. Hindi naman naman sa mga sa'yo, di ba? Gago. Hindi mo asawa, Nards. Hindi asawa ko, Tol. Hindi mo na ginawa yan, Tol. At tingunan mo pa rin yung ano ko kasi sinabi na ni Sir J.R. yun, bawal kang video, Tol. Hindi naman natin nililigawan eh.
Sinabay lang natin. Sinabay mo lang eh. Pero alam mo naman tayo, Tol. Maraming issue dito. Kanyari, may nakakita sa'yo. Siyempre, yung makakarating niya kay Sir JR, ibang kwento na. Siyempre, kada nadadaanan na tao niyan, iba't ibang kwento. Diba? Padagdag ng padagdag, pabawas ng pabawas. Lalo na kayo, mga anak yung asawa mo. Diba? Kailangan mo magtrabaho ngayon. Eh, paano yan ngayon? Nasa labas ka na ulit. Sa bagay, mas gumigita naman sa labas. Ano pa bang magagawa natin? Diba? Ayun nga lang sa office, mas masarap yung buhay mo. Pero, malamig. Malamig. Nangyari talaga yun, Tol. Ang mahalaga, dagdag kita. Dagdag kita, dagdag. Babae. Nag-gusto ko sa yung cards. Nag-gusto ko sa yung cards. Ito naman yan. Dagdagan nyo na yan. Parang natami yung hype. Pabili na ako, ha. 2 years na ako dito. Ito, 1 year lang ito, no? 1 year? Hindi, matagal na rin yan, eh. Matagal ka na? Okay lang yan. Kung nga pala, 3 months ka na pala dito. Puta ka na nga yan. Congrats, oh puta! 3 months, man! Asyon! Asyon! Okay. 3 months! Keep up to Goldberg, man! Asyon! Ito pa isa. Pang, 4 months! 4 years, 3 years pa lang tayo, man! Asa na? Inom ka na. Hindi na, tuloy mo na ako ito. Wala ako, tagay mo. Sa Berosur, di ba? Nagkaanong doon, di ba? Ito mo, kwento na walang tama eh. Kwento mo, kwento mo. Hindi makakalimutan ito sa'yo nun, 400K yun. Hindi niya kasalanan yun. Hindi niya kasalanan yun. Hindi ko kasalanan, pero hindi ko makalimutan yung gawa na. Ang dami kong first time doon. First time ko pa na barangay. Tama. Ang buhay ko, first time ko na barangay, napatawag ng barangay. Sa barangay. Hindi nga, yun yung nagustuhan ko sa mga sargans kayo. Pasensyaan nyo naman, kahit pa-absent ako talagang, ano ko yung talaga yun? Ah, classmate. Weakness. Classmate. Pero ginagawa ko naman. Pero ang nagusto ko sa Master Grace talaga, nakita ko yung cooperation, nakita ko talaga yung pagsasama ng Sunny Buersa, yun ang gusto ko talaga yun. At saka may nati-train ako ng mga, na mga bago, yun ang gusto ko na mangyari. Makatulong ako, yun ang gusto kong mangyari. Sa 1 year ko talaga, masasabi ko talagang, ang Master Grace talaga, the best gusto ko talaga. Ako, sa nag-isang taon na ako dito mahigit, hindi ko talaga makakalimutan dito sa Master Garage. Nung unang-unang pag-ano sa akin, nagpaabot sa akin yung isang mekaniko, ipaabot sa akin yung Liabi 12. Eh wala akong alam. Ang inabot ko, by script. Medyo natawa na lang siya, pero parang may pagka... parang nagalit. Sino ba yung nag-guto sa'yo nun? Si Boy by script, nasa QC. Si Darwin. Darwin. Eh sabi ko sa kanya, kung magalit ka sa akin, huwag kang magano. Mag-usap na lang tayo tungkol sa dati kong trabaho sa pagka-imbalsamador. Wala pang alam, di ba? Diba, kung ipapaabot mo sa akin karayom di dosi, abutan kita. Pero ayun talaga yung hindi ko malilimutan. Yung dating doktor ng mga patay, doktor na ngayon ang makina ng sasakyan. Di ba? Tapos yung hindi ko rin makakalimutan dito, yung kasama ko, nag-pre-cleaning kami. Cleaner pa ako, hindi pa ako ganito sa mekaniko. Nagkasama kami ni Boyong. Umihi lang ako, kinabit na niya yung gulong. Okay na daw lahat. Pagtingin ko, nakakabit na yung gulong. Ang brake drum, nasa labas pa. Hindi, no? Sabi ko, Kuya Boyong, ang brake drum, nasa labas pa. Naiwan yun. Sabi niya, tanggalin natin. Eh, si Jason, saan po dito saan? Sa tao. Isa. Baka pa mo. Naalala ko, nagmi-meeting na lahat. Gumagawa pa kami sa Sir Chance. Overtime, di ba? Baba transmission. Yung hirap ng trabaho, pero tulong-tulong. Yun yung gusto ko dito. Hindi ko makakalimutan yung for the escape. Dito yun? Oo. Dito nakapwesto yun. Dito nakapwesto yun eh. Ang nakakatawa doon, si customer, kompleto na sa pyesa para sa lahat ng tagas. Ang naging problema, yung pilot bearing sira, kaya nirecommend ng palitan. Hindi pilit hinahanapan dito, walang mahanap. Nakahanap siya ng pyesa sa Amerika bago dumating, 2 months. Ah, yung ano, di ba? 2 months din yung skip dito sa pyesa. Humaba na yung... Dito, hinahating ka dito sa anong ulit. Pagkakatanda ako, order pa yun. Pumasok ako, walang balbas eh. Nung napunta sa akin yung escape, umaba na eh.
Yun yung isa sa mga pinamin ng grupo. Yung worst na araw. Hindi ko makakalimutan yung mga panahon na inaabag kami ng madaling araw. Hardworking. Talaga yung tinatawag na hardworking. Tapos pa uli yung umaga. Tapos pa uli yung umaga. Ilang oras na lang yung tumulog nun. Oo, yun yung dati namin. Yun yung ano namin. Alas 4, di ba? Alas 4, madaling araw. Ito pa ang hindi ko makakalimutan dito. Dati nagtatrabaho tayo dito. Yung bubong doon, sa gilid pa lang. Sa base 2. Pag uminit, bira. Pag hindi na makaya talaga sa balat natin yung init, pahinga. Pero ang pinaka-worst talaga, pag umulan. Putang na, sarado talaga lahat ng hood. Araw init, di ba? Yung tolda pa lang, di ba dahil? Madam, sir, pasensya. Sarado natin yung hood, dahil umulan. Eh, meron nga tayong mga kasama na pasokong kung sige dito magtrabaho, matapos yung unit. Ipapakabasaan na sa ulan. Umaasa doon, tapos agad. Parang buwis buhay yung ginagawa. Tapos, akala na, kung may makakikita sa atin, kung may makakita sa atin, akala mo yung mekaniko nagtitinda ng ice cream. May payong na may kulay-kulay. Sabi ni Boss, yung mahalaga, meron tayong bubong. May salamat sa ating mga amo. Salamat sa mga boss natin. Wala na. Wala nang init, wala nang ulan, di ba? Yung sa akin, yung experience ko naman dito na hindi makakalimutan, yung first day, pina-first day. Kasi ibang-iba talaga yung galawan dito sa ano sa Master Garage. Usa, inabot kami ni Jason dyan, nagbababa kami transmission alas 10 ng gabi. Naalala ko nga eh, nagbaba kami ng transmission, tapos cooling system pa yun. Cooling system pa yun. Mga 3 days ata absent, pagpasok supervisor eh. Oh, diba? Araw lalawan. Pahinga lang. Nito. Ikaw na mag ikaw na babale para sa akin. Seryoso naman ako. Pag mo open, bakit ka nagpakalbo? Naano namin eh, medyo naano lang kami. Bigla. Kasi bagay sa kanya yung long hair. Hindi, yung reason lang naman kaya ako. Hindi yun lang actually. Baga mabigat kasi yun para sa akin. Yung way back 2019 kasi, si Daddy, na namatay siya ng dahil sa cancer. So, sabi ko sa sarili ko na ayoko na ma-experience na magkaroon ng may magka-cancer sa family namin. Tapos 3 years later, sumunod naman lola ko. Na-diagnose siya na may buhol sa breast. Ang lola ko kasi ano yun eh, malaki talaga yung impact sa akin nun. Sobrang ano kasi yun ang parang buong buhay ko siya ang may ano eh. Basta yun yung siya yung parang naging gabay ko talaga sa kung ba't ako ganito. Bagay yung band namin iba. Tapos yun nga parang last year na-diagnose siya ng may buhol sa breast. So tinanggal yung breast niya. Then napag-alaman na yung natanggal na buhol na yun is cancerous, which is yung breast na yung buhol sa breast niya na yun considered as stage 2 cancer na. Recommendation ng doktor, pakimo siya kasi may possibility na may mga natira pang cancer cells sa katawan niya kahit natanggal na yung pinaka buhol. Sa panahon ngayon kasi masasabi ko na hindi naman talaga ako matapang. Lalo sa mga nangyayari na to. Nagiging matapang lang ako kasi kailangan. Kahit naman sa trabaho eh. Pansin nyo, lagi akong parang pagalit. Kasi yun yung approach ko para malaman nyo na andito tayo para magtrabaho. Yung lola ko kasi, naglalagas na yung buhok due to chemotherapy. So, nag-request siya sa akin na kalbuhin ko daw siya. So, as support, nag-shave na rin ako ng ulo ko. Kasi para maparamdam ko man lang ba sa kanya na hindi siya nag-iisa sa trying times na to. Hanggang sa ulit, yun lang yung story behind this. Fucking baldness. Ang advantage nito, Mike, yung sagot ng inquiries. Hindi talaga senior. Gagawin ko na nga sana senior eh. Nag-apply ngayon bigla dito. Kumusta ka naman? Okay naman, sir. Hello. Okay ka na. Ito ka sa labas. Ito ka magre-retain ka na daw.